Nagpaliwanag naman ang Department of Social Welfare and Development sa inilabas na resulta ng listahan ng survey nito kung saan tinukoy ang 5.59 milyong pamilyang Pilipino bilang poorest of the poor. Ang listahan ng survey ay bahagi ng National Household Targeting System for Poverty Reduction na naglalayong hanapin at tukuyin ang mga kwalipikadong beneficiaries ng programa ng nasabing kagawaran. Inihayag din ng ahensya na itong programang ito ng gobyerno ay ang layunin nito ay ang pagsugpo sa kahirapan. Sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na susuriin ang database ng mga pinakamahihirap na pamilya sa bansa na nabuo yan ng List 3 survey, lalo na ang mga beneficiaries ng Flagship Poverty Alleviation Program, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o tinatawag na 4Ps. Dinagsa ang DSWD na mga kahilingan para maisama sa conditional cash grant. Sinabi naman ni Tulfo na kukunin ng DSWD mula sa database ang mga kapalit para yan sa 1.9 million na 4Ps family beneficiaries na aalisin sa programa. Sa 1.9 million pamilyang na wala sa listahan, 1.3 million ang nagtapos sa programa dahil yan sa pagka-recover mula sa pagiging napakahirap hanggang sa hindi na mahirap. Ang natitirang 600,000 beneficiaries naman ng pamilya ay napatunayang lumabag sa mga kondisyon ng programa tulad na lamang ng paglipat nila mula sa kanang idiniklara na tirahan. Dagdag pa ng kalihim ng due process ay susundin ng DSWD sa pag-delist at pag-enroll ng mga bagong beneficiaries. Anyang National Household Targeting Office ng DSWD ay makikipagtulungan yan sa 4Ps Program Office sa pagpili ng mga pamilyang isasama sa Conditional Cash Transfer Benefits. Humihingi ng tulong sa akin si Mrs. Moikin Niu Yumul na iparating kay President Bongbong Marcos at iparating din kay Secretary Benhar Abalos na siyang Secretary ng Interior of Local Government na higpitan pa po lalo ng pulis o gawin ng under police control. Kagaya nung araw, pag ang mga pulis ay maraming krimen, hindi pa nasabata, mayroong tinatawag nung araw na PC control. Dito gawin nila PNP control. Ibig sabihin, pag PNP control, ang mandato sa mga pulis ay manggaling sa DILG, hindi manggaling sa mayor. Kasi pag inutusan ng mayor, anong gagawin? Anong mangyari? Di ba? So, sabi sa mga kwento, sa mga balita, nagwawalis sa kalsada sa harapan nila itong si SPO3 Rolando Bubong Yumul. At habang nagwawalis, ay nilapitan siya ng isa sa sumasakay sa riding in tandem. Alas 6:55 ng umaga. At binaril sa likod. Tatara, ito na pagpatay. Binaril sa likod. So, apat na putok, apat na bala ang nakadali kay Rolando Bubong Yumul. Kasi kilala ko yung taong yun. Siya ay veteran fighter, kahit 69 years old siya, kaya pa niya lumaban ng putukan kung sa harap-harapan. So, ang problema lang kay Mr. Yumul ay masyado siya naging kumpiyansa. Alam niya na yung anak niya ay nakapatay sa asawa ni Mayor Roderick Frigay. Bakit pa siya nagkumpiyansa? O ngayon, may tanong ngayon, sino ba talagang interesado magpapatay o pumatay kay SPO3 Rolando Bubong Yumul? Siyempre, sa mata ng tao, wala nang iba, kayo mayor. Pero siyempre, nag-anunsyo naman ng PNP, Philippine National Police, premature. Hindi pa natin masabi kung kayo nga. Pero siyempre, sa mata ng mga madla, kung sinong interesado na gumawa ng isang krimen, ay siya yun ang gumawa. Diba? So, siyempre, kamamatela ni misis mo, so, titignan talaga ng madla na kayo na pa nag-utos nun. At base naman sa akusasyon ni Mr. Yumul, ni Dr. Chow Yumul, nung hindi pa siya nakulong, hindi pa nangyari yan, ay inaakusahan po niya kayo na drug lord, level 3. At may mga binibigay pa nga siya ng mga papel na talagang level 3 drug lord kayo. At may binibigay din siyang ebidensya, kagaya nung sinasabi niya na pinatay ng gwardiya ninyo sa beach, diyan sa Lamitan. At nag-raise din siya, naalala ko, na pinost niya rin sa Facebook account niya na kung saan ay naibalita na yung hepe noon ng Lamitan City Police Station na si Dennis, Major Dennis Cerilan, isang PNP AF, ay nagpakamatay ko, no? Natagpuan na sa kanyang higaan doon sa quarters ng para sa mga PNP police, chief of police ng Lamitan City Police Station. Well, hindi naniwala po si Dr. Yumul kasi marami siyang sinasabi na issue. Pero huwag mo na tingnan natin yan.
Kasi ito ngayon, hayaan naman natin siguro gumulong ang kaso at nakikita ko sa mga post na humingi ng katarungan ng Pamilya Purigay. Siyempre, ganun din. Ang Pamilya Purigay ay nakasiguro na na may katarungan na darating. Bakit? Nahuli ang ganun. Umami na ho si doktor na siyang pumatay. Kaya, antayin nyo na lang ang proseso at sigurado naman ako masentensyaan yan. So, antayin nyo na lang yan. Ang sa problema naman, sa side naman nila ni Dr. Yumol, ang tatay niya, hindi pa nalaman kung sino ang pumatay. Pero ang balita ko, may nakuha kang CCTV at nakuha na ng mukha ng pumatay. So, kailangan gumalaw din ang mga PNP para patas at para matigil na yung barilan. Ang interest ng bayan ngayon ay matigil muna yung barilan. At bigyan ng proteksyon ng bawat pamilya, proteksyon din ng Purigay. Baka may, siyempre may pamilya rin yung si Dr. Yumol na hindi natin alam. Kasi ang nanay niya tausog, pero hindi naman involved ang tausog dito kasi ang pinatay naman ay yung asawa ni Mr. ni Moy Kim Yumol. Si Moy Kim, yun ang dugong tausog. Pero hindi natin masasabi rin. Siyempre, ang pag tinignan mo kasi ang Facebook, ang comment, pati yung YouTube, lumampas pa ng kada apat na tao na magkukomment o kada lima, apat ang pabor kay Dr. Yumol. Yun ang problema. Yan ang katotohanan. So kung ganun ang takbo ng citizen, ng salita ng mga damdamin ng mga tao, well, ibig sabihin naniwala sila kay Dr. Yumol. At tumaas pa yung paniniwala kay Dr. Yumol nang pumutok ng balita nung isang araw ay pinatay yung kanyang tatay. So sa isip ng mga citizen, talagang totoo pala yun ang akusasyon kasi may kakayahan pumatay. May kakayahan kumuha ng hard gun. So yan po yan, Mayor Purigay. Kaya dapat sana bantayan mo yung mga pwersa mo na huwag gumalaw para naman hindi naman madadamay ang pamilya mo. So gano'n, payong kaibigan lang yan. Ay di, so, hindi mo naman ako tinuturing ng kaibigan kasi naging abogado ako noon ng taong kinakasuhan ninyo na si Dr. Chow Tao Yumol. At isa lang masasabi ko, inuulit ko na hinihingi ko kay Secretary Buying Rimulya ng Department of Justice na mula po ngayon magpalabas po kayo ng circular at uutusan mo po ang lahat ng mga city prosecutor tsaka provincial prosecutor na walang mailalabas, walang maaring mailabas ng mga resolution kung hindi ang opisina bibigyan ng kopya through email para ma-check ninyo yung lahat ng ginagawa ng kabuangan ng mga abusado ng mga prosecutor. Kasi itong sa kaso ni pasensya na prosecutor or attorney Guas Balyaso, Abalyaco. Ang opinion ko talaga, maling-mali ang inyong decision, but mo binipinirmahan na mayroong probable cause na nag-commit ng crime na cyber libel si Dr. Yumol dahil sa kanyang mga posts sa Facebook. Klarong-klaro ito, Prosecutor Balyaco, wala hong pangalan na nilagay si Dr. Yumol sa kanyang mga post kung sino ang target ng kanyang sinisiraan, kung paninira man yun. Pero kung ako tatanungin mo at marami na akong makasama rin kapag bugatin sa nag-committingin dyan, ay wala akong pagkakapanira dyan. Kahit na nagkamali pa mga kritisismo ng pamanang bayan, obligasyon ng mga opisyal ng bayan na huwag kang kumasok. Ang sabi pa nga ito sa Tagalog pa, ang sinulat pa doon na naging batas na ngayon sa US versus Bustos case JR number L-12592 na dinesisyonan noong March 8, 1918 na ang lahat ng opisyal ng bayan ay hindi dapat magiging balat sibuyas sa makatwid kung hindi man totoo ang ibinabato sa iyo. Ang konsensya mo na ikaw ay nagumagawa ng tama ay mahigit pa sa isang lana o uwil na imamasahi sa ulo mo. Kaya kung ayaw mo mapupuna, mag-resign ka. So, tandaan po, batas po yan sa US versus Bustos case. Nakasaad kasi sa ating Civil Code of the Philippines that all decisions released by the Supreme Court form part of the law of the land. So, lahat po ng desisyon ng Supreme Court, basta sa isyu, kung anong isyu sa kaso, ay batas na rin po yan sa ating bansa at dapat sundin ni Prosecutor Balyaco. Alam mo naman, Prosecutor Balyaco, na ang kasong sinampa ni Mayor Rosita Purigay noon, na siya kasi Mayor at Vice Mayor Roderick Purigay at kanyang mga kakampi na si Victor Capistrano, si Lourdes Cerilan Pangilinan, ay hindi ang kaso na sinira daw ang puri nila. Alam mo yun, ang kaso na sinira daw ka ng puri
At paano lang sabihin na sinira ang kanilang puri? Wala naman nakalagay na pangalan sa lahat ng post ni Dr. Chow Chow Yumul. So, diyan ka nagkamali. Alam ko paprosigihin ni Dr. yung reklamo niya na laban sa iyo sa Department of Justice noon 2020. Hanggang ngayon, hindi pa na-desisyonan. Umalis na si Aguirre. Magbago na yung Secretary of Justice na si Bernardo Guevara. Tapos na in-term niya kasi si BBM ng Pangulo. At pumasok na si Boyeng Remulla. Oh, bakit hindi niyo dinisisyonan ang reklamo ni Doc Yumul noon? Na nagreklamo si Doc Yumul noon na malupit at inaabuso ng prosecutor ng Lamitan City itong pagdidesisyon na may libel ko noon kahit wala. Kung inaksyonan na sana yun, siguro walang nagtortang utak. Sana ngayon ay hindi nakakulong si doktor. Sana hindi siya nagkakaso. Dagdagan mo pa, Judge Gregorio de la Peña Deport. Alam mo na yung kasong sinampa sa iyo ni prosecutor Gauss Balyaho ay walang probable cause dahil walang ina-identify na tao si Doc Yumul sa kanyang Facebook. Pero bakit inaprobahan mong kaso na may probable cause? Nakalimutan mo ba, Judge, sa ilalim ng Section 2, Article 3 ng ating konstitusyon na hindi niyo maaaring suwayin yan? Na nagsasabi doon, ha? Warrant of arrest or search warrant shall issue only upon probable cause personally determined by the judge. Upon after examination under oath all the complainants and the witnesses that he may who may file against the accused. And that the issuance of warrant or search warrant must name in particular must be place to and persons to be searched. To be seized. Ganun yan. So nilapag mo. Well, bahala ka na. Nag-file sila si Dr. Yumul. Ang problema niya, inaprobahan mo. Ang piyansa sa libel, wala pang nakasabi lang, 10,000 lang nakalagay. Sa cyber libel, wala pang nakafix. Tapos, nilista mo, ginawa mo 80,000 kada kaso. So, saan kukuha ng pampiyansa? 26 counts ang unang kinaso ni Prosecutor Balyaho laban kay Chow Chow Yumul. Eh, dahil 26 times 80,000, o, 2 million plus. Saan kukuha si Chow Chow ng 2 million plus? Eh di, nasumurinder siya sa PNP ng Cotabato. Dinala siya ng PNP ni General Marcos. Marcos din kasi naging president, naging ano dun, naging hepe, pag nagkatawa ng hepe ng regional command ng Region 12. Dinala siya papunta sa papunta sa Bungay Sinurinder. At nagpakulong siya doon ng 3 buwan. At dahil kung bakit 3 buwan, dahil wala siyang pampiyansa. Nag-ipon pa, nag-fundraising pa. Ang fundraising umabot yung mga inipon mga na mga tao na natumulong sa kanya. Hagat saka pa lang siya nakapagpensa pero hindi na-raise ang 2 million. Na-raise lang mga less than 1 million. Pero sapat na yun para makapagpensa sa ginagamit na surety bail. So ngayon, pagkatapos nun, saka mo pa inaprubahan na pinababaan na Judge de la Peña. Yung inaprubahan mo yung motion to reduce bail namin na gawing 10,000 kasi iyon naman na nakasulat sa talaan o bail guide ng Department of Justice. Saka mo pa nang binabaan.